Hello, good morning sa inyong lahat. Ang topic po natin ay sa motor ng dryer. Meron akong dalawa dito. Isang bago, hindi pa po nagagamit. At isang luma na nasira. Ang tutorial ko po ay kung paano natin malaman kung sira na yung motor at kung buo pa. Kasi yung sira ng motor, yung iba kasi iniisip nila baka kapasitor lang. Para natin ma-sure na motor or kapasitor ang sira, kailangan natin testiran. Ipapakita ko po kung paano mag-reading ng sa spin dryer para malaman natin na kung buo siya o hindi. Uunahin ko muna yung buo. Ialamin natin yung common, pero meron na siya ditong wiring po. Ayan. Ayan, wiring diagram niya. Ipapakita natin sa tester kung paano. Kasi kung kayo merong second hand na motor, wala na siyang tanggal na yung eto, yung papel niya. Hindi nyo na makikita yung kung saan yung common o ano. So kailangan nyo ng tester. Yung buo muna ang i-testeran natin. Ilalagay ko sa times 10. Yan. Set natin sa 0. Okay. Meron pong tatlong wire ang spin motor. Yan yung blue, green, tsaka gray. Unahin natin yung green, tsaka gray. Kung ano ang reading. Ayan, kung makikita nyo, yung pinakamataas na number is malapit sa 20. Estimate natin mga 18 yan eh. Isusulat natin yung kulay blue. Kasi yung natira, yun yung isusulat natin. Ito, blue. Hindi siya na sama sa tester. Sulat ko po. Blue. Isulat ko na lang rin yung iba, yung gray. Tsaka green. Ang reading niya kanina is 18. Yung gray naman, eto matitira gray. Ayan. Nasa 12 o 11. Lagay natin 11. Estimate natin yan. Yung green naman po. Is 7. Ayan. Nakikita nyo dito po tayo magtitingin sa ano. Ayan, may 5 tsaka 10. Malapit siya sa ayan o. Ayan, estimate natin 7. Ayan po. Susulat natin 7. Ayan. Ang mangyayari po, ang pinakamataas, yan po ang common. Yan po ang common natin. Kung sa ano, line 1 natin yan. Line 1. Yung gray, kasi yung dalawa dito, kapasitor. So, kapasitor tong dalawa. Yung sunod na pangalawa sa mataas,
siya po yung sa kuryente rin, line capacitor. Line capacitor. Pasensya na po sa sulat ko ha. Tsaka itong isa capacitor lang rin. Ayan. Ito po yung magiging line po natin. Kung mapapansin nyo po, 7 plus 11 equals 18. Ibig sabihin, tumutugma yung nag-i-equal siya. Ibig sabihin po, buo ang motor niyan. Ganyan po ang mag-check ng buo. Tsaka ang common lagi is ganyan. Mas mataas yung reading niya. Oh. Titingnan naman natin yung isa. Ito kasi may reading rin to. Hindi yung totally na yung iba kasi pagka hindi na pumalo, automatic sira na po yun. Titingnan natin ha. Bullpen. Mali. Hindi talaga papalo pala. Ayan, meron sila. Pareho. Ngayon, susukatin natin, titira natin yung blue. Katulad nung kaninang ginawa natin. Layo. Mga 4. Ano ba yan? 4. Blue yan, ha? Yung next, parang gray. Titira natin yung gray. Nasa 8. Next, yung green na lang ang natira. Five. Nagkaloko-loko na. Green. Five. Kung mapapansin nyo po, ang reading niya kakaiba. Kung iisipin nyo, ang pinakamataas, ito dapat ang magiging common. Kaya lang, hindi pa rin siya nag-i-equals. Oh. Masyadong ano. Pag nag-iba po ang reading niya, katulad nito, ganyan din po yan. Mapapansin nyo, yung blue, yan po yung line. Common. Yung gray, line capacitor, tsaka green. Dapat ang common ay pinakamataas. Ayan po. Sira po ang motor ng dryer na dito. Hindi po siya ano, may konting ubong lang siya, hindi siya tatakbo, hindi siya iikot. Ganyan po ang pag-reading natin ng sirang motor at yung buong motor. Dadagdagan po natin, gagawa tayo ng wiring diagram niya ng mabilisan lang. Ito yung motor ng spin 3 wire tapos capacitor yan dalawang wire yan isa pong i-coconnect natin yan dito i-coconnect din natin yan ganyan i-coconnect natin dito ito po yung natira is common C common yan po yung sa plug yan yung isa naman yung line capacitor, yung gray. Ito po.
kunwari ito yung gray. Ayan. Ganyan po ang wiring niyan. Gagana na po 'yan.